Umabot na sa mahigit 2,200 ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Camarines Norte hanggang nitong Huwebes, September 16. Dahil sa pagtaas ng COVID cases sa Camarines Norte, ipinag-utos ni Governor Edgardo Tallado sa Interagency Management Team na paigtingin ang contact tracing at higpitan pa sa borders. Umaapaw na mga pasyenteng may COVID sa Camarines Norte Provincial Hospital at muling napasok ng Delta variant ang lalawigan. Yes, kasi una-una, may nakapasok na sa atin na mayroong Delta variant eh. So, mabuti na lang, mayroon tayong checkpoint, ano? So, na-isolate agad natin, na-contain. So, kaya hindi na kumalat masyado. So, bali ang alam ko, apat na rito ang may Delta variant. Galing sa ano, yung tatlo galing sa Manila. Mayroon dalawang driver, yung isa ay sales lady. At yung isa naman na kailan lang 3 days ago galing sa Albay. Pangamba ng IMT, posibleng lumala ang pandemya sa Camarines Norte dahil sa pamumulite kaumano ng ilang taga-sangguni ang panlalawigan at kritiko. Inaakusahan nila sila na pinagkakakita ng inilagay na antigen testing centers sa Santa Elena Tagkawayan at si Pokot-Basud Borders. 600 piso ang halaga ng antigen test ng isang pribadong klinika na pumwesto sa provincial borders. Mas mababa ito ng hanggang 300 piso sa singil na kaparehong COVID-19 test na ino-offer naman sa mga biyahero ng ibang local government unit sa Bicol. Ani Tallado, may counterpart sa binabayaran na nagpapatest ang Kapitolyo. Sabi ko nga, umikot sila ng Bicol region. Bicol region na lang, ano, huwag lang natin sa ibang ano, region, na kung mayroon sila makukuha ng ganyang kamura. Kasi sa lahat ng probinsya naman, ganun ang policy na rin eh. Pag wala kang, iba pa nga RT-PCR pa nga nire-required eh. Tayo antigen lang kasi mas mura. Eh kung i-require natin ang RT-PCR, mas mabigat yun. Sabi ko nga, kung may anomalya, di yung kasuhan nila dapat. Hindi yung puro daldal. Wala mang sapat na katibay ng mga kritiko na pagkasunduan nung isang araw ng IMT Camarines Norte na alisin na lamang sa borders ang mas mura sana ng antigen testing. Huling araw na nila sa borders sa September 20. Kaya kailangan na ng mga biyahero na magpa-test sa pinakamalapit na antigen testing center na madadaanan bago marating ang border. Wala na doon ano. Wala na pwedeng magpa-antigen doon kasi tatanggalin na 'yan eh. So ang last day po is September 20. So ngayon, ang policy natin hindi nagbabago. No antigen, no entry. So bali ang lalabas ngayon, bahala na sila kung saan sila gusto magpa-antigen, kung alam nila kung mayroon pang mas bababa sa 600, mas fine kasi makatipid sila eh. Hindi sang-ayon sa desisyon ng IMT ang ilang motorista at mga negosyante na madalas na tumatawid sa Camarines Norte borders. May panawagan din sila sa mga opisyal na kumikwestiyon sa pakay ng Kapitolyo sa paglalagay ng antigen testing center sa borders. Meron dapat dito. Hindi magiging negosyo yun kasi para nga din yan sa mga tao, para hindi magdami ng magdami yung ano ng COVID natin, yung virus. Sa mga kumukontra, wag nang kontra sa... Ang ginagawa po ni Gob na ito ay para sa kapakanin din po natin sa ating kalusugan. Mas maganda yung may antigen pa rin dyan. Sa ibang lugar ay wala. Doon dito. Kung halimbawa ay galing ako Maynila, doon pa ako kukuha, ay di mas magandang dito na lang at baka magka-COVID pa doon. Yung mensahe ko lang dun sa kumukontra dun sa antigen ni Gob ay dapat ay huwag na silang kukontra. At ito ay para sa kapakanan rin namin natin. Sa isang DOH Memorandum Circular, nakasaad ang price cap o ceiling na halaga ng COVID rapid antigen testing na hanggang 5.6 na piso lamang. Malaki raw sana matitipid ng truck driver na ito kung mananatili ang antigen testing center sa Camarines Norte borders. Sa iba naman, galing kami na Sorsogon, kung saan-saan, mas bati meron. Doon sa Naga, 850 talaga. Dito, 600 lang. Grabe po ang epekto niyan. So, humingi ako ng pumanhin. Kung yan man ay tinanggal na namin, siguro ang sisihin nyo na dito, yung board member na very vocal na nagsasabing may anomalya dito. Na si Bukal Parale, Bukal Canlas, at Bukal Halgalado. Naisip din daw sana ng kanilang kritiko na ang pag-pull out sa antigen testing centers na ito sa borders ay posibleng maging dahilan para makalusot ang mga biyaherong may dalang peking COVID-19 test results. Nord Jabarka, BHTV News.